Gano'ng kalaki yan, no? 2 months pa lang yan, mga boss. Yo, what's up, mga kaplato? Ngayon naman, tuturo ko sa inyo kung paano ang proper breeding ng aking mga pato, no? Paano ko napapaabot ng 4 hanggang 5 kilo ang aking mga inahing pato. So, bakit inahin? Bakit inahin lang? Kasi normal lang sa mga pato, yung pag yung barako, ayaw umaabot yan. Nag-range yan ng 5 to 7 kilos, ano? Kapag yung mga marunong mag-alaga, kaya napaabot yan ng 5 hanggang 7 kilo, no? So, normal na yun sa mga patong barako, no? O sa mga lalaking pato, no? So, iba naman pagdating sa mga babaeng pato. Kadalasan sa mga babaeng pato o sa mga inahing pato ay umaabot lang yan ng mga 2 hanggang 3 kilo, no? Depende sa pag-aalaga kung marunong, no? Pero ngayon, napapakita ko sa inyo bakit umaabot ng 4 hanggang 5 kilo ang aking babaeng pato, no? So, napakadali lang yan. Pero bago ang lahat, sa mga nanonood dyan, ay huwag niyo po nang kalimutan i-subscribe ang aking channel kung gusto niyong swertihin pagkatapos niyong manood ng aking video, no? So, eto. Ayan. So, ayan o. Kung mapapansin nyo sa aking mga alaga, ayan, kapipisa pa lang ng mga to. Pero di hamak na mas malaki yan compared dun sa iba, no? At saka mas may sigla sila. Ito nga ito sa kapag-alaga, o. Ayan o. Tapos ito yung mga 1 month ko. Ayan o. Mga 1 month ko yan. O. Ayan. Lalaki naman yan. O. Aking mga inahin. Ayan o. Ang mga inahin ko, yan, yung maabot ng mga 4 to 5 kilos, no? Ayan. Tumitimbang yan ng 4 hanggang 5 kilo. Tapos ito yung aking barako. Ayan. Yung barako ko, hindi ganong kalakihan yan. Pero, ibang lahi naman yan. Ayan. Kung mapansin nyo, di ba itim siya. Tapos ito, puti. No? Ayan. Pero yung mga, hindi kalakihan yung barako ko. Pero yung mga anak niya, ang naging, ang napisa nila ay malalaki. No? Ayan. Aking mga ayan, mga naglilimlim, oh. Ang dami niya, no? Ay, naglilimlim ko. Ayan. Tapos, ayan pa, meron pa dito. Ayan, ha? So, papakita ko sa kanya yung mga itlog niya, ha? Ayan. Sa itlog pa lang, mga guys, makikita nyo na kung malaki yung kalabasan ng inyong mga pato, no? Ayan, no? Paano to? Oh. Ayan, ha? Itlog to ng pato. Tinaw nyo, no? Ang lalaki, di ba? Oh. Makikita nyo kaagad sa itlog pa lang, no? Ang kalabasan ng inyong pato. Pagka improper yung inyong pag-breed ng pato, eh, ayan. Maliit yung kalabasan. Hindi katulad nito, ha? Ayan. Ayan, kahit saan ka kumuha dyan, ayan. Malaki yan, pare-parehas yan. Ayan, ha? Ayan, ha? Ayan, so, ang lalaki niya, ano? Ayan. Pero pag ang kumasta sa kanya, ay halimbawa, kumasta sa kanya yung kanyang anak, o yung barako nyo, ay ang kinastahan niya yung kanyang anak, ay ano pa rin yan. Maliliit yan, no? Ayan. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo doon sa baba yung aking nilipat na mga pato, no? So yung mga sisiw, kayo na sa taas, nililipat ko yun dito pagka mga 2 months old na yan, nililipat ko sila dito, no? Yan. Tapos itong mga ito, after 6 months, dispose na itong mga ito. Yan pa, ano kayo, humuli ka ng isa. Sige, humuli ka ng isa. Yan. So,
Yan. 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 Gano'ng kalaki yan, no? 2 months pa lang yan, mga boss. Ang laki na, oh. Di ba? Yan, ganyan lang. Ganyan mo lang, oh. Yan, oh. 2 months. Yung pakpak niya. Wala pa yan, oh. Oh, wala pa yan. Ayan. Yan. So, ganyan kalaki ang aking 2 months old na pato. Ayan. Sobrang laki niyan. Ngayon pa, yung ba, oh. Hmm. Oh, wala pang buntot yan, ah. Oh. Patingin pa. Itagay-tagilin mo ng konti. Oh. Yan, oh. Sabihan mo, 2 months old pa lang yan, oh. Yan. Ganyan tuwan-tuwa yung aking mga buyer ng mga pato. Oh. Yan, oh. Oh. Sige, okay na. Okay. Yan. So, ganito lang kadali yon. Kapag meron kayong isang pares na pato, so, nang itlog, nagpisa, at lumaki yung mga kanyang mga anak, ano. Tapos, ang kakasta sa kanyang mga anak ay yung kanyang tatay pa rin, eh, ang kalabasan po nun, ang next generation po nun ay mga maliliit na. Hindi na po ganun kalalaki, no. Tapos, nagpatuloy pa rin hanggang sa nagkaanak na nagkaanak, siya pa rin yung kakasta. Eh, maliit na po yun. Kahit ano pong gawin nyo pakain doon, eh, maliit na po lahi nun. Ito naman, tinanggal nyo naman yung barako. Pero yung anak na lalaki, yun pa rin ang kakasta doon sa nanay, ay maliit pa rin po yun. So, yun yung mga improper, no? Nanonood po dyan, maraming salamat po. At huwag niyo po kalimutan i-subscribe at i-share ating mga videos. Makatulong po tayo sa mga nangangailangan. Thank you po!